Ang pagbaha ay maaaring maging breeding ground ng maraming bakterya, katulad na lamang ng leptospirosis. Ang mga sintomas ng leptospirosis ay lumalabas sa loob ng 2 linggo. May ibang kaso naman kung saan walang kahit isang sintomas ang lumalabas. Ang isang taong may leptospirosis ay nagkakaroon ng mataas na lagnat, chills o panginginig, pananakit ng ulo at muscles, jaundice o paninilaw ng mata at balat, pagsusuka, pagtatae at skin rashes. Karamihan ng mga nabanggit na sintomas ay kahawig ng ibang sakit gaya ng bird flu at meningitis, kaya't importanteng agad magpakonsulta sa doktor at huwag mag-self-medicate. Hanggat maaari po ay umiwas sa paglusong o paglalakad sa baha. Kung di naman may iwasan, agad na hugasan gamit ang sabon at malinis na tubig ang bahagi ng katawan na nailusong sa baha. So ang leptospirosis po ang tinatawag na zoonosis. Ibig sabihin po noon, galing po siya sa hayop, no? So ang karaniwan po na source ng leptospirosis sa Pilipinas ay sa daga, no? So yung ihi ng daga, may karga po siyang leptospires o yung bacteria na nagkakos ng leptospirosis. Kapag halimbawa after ng isang bagyo, tapos lumusong sa baha, tapos may bukas na sugat sa paa usually, pwedeng makapasok yung leptospire sa open wound sa paa, makapasok sa katawan, tapos dala ng dugo, iikot sa buong katawan yung leptospires at magkakaroon ng mga sintomas ng leptospirosis. Pag naisip po na may posibilidad po ng leptospirosis, kailangan po dalhin sa ospital para mabantayan yung mga sintomas, no? Kailangan din po ma-diagnose ito, usually through some blood tests. May pwedeng blood culture o kaya may mga diagnostic tests na ginagawa yung mga doktor para malaman kung leptospirosis or hindi. Meron pong gamot ng leptospirosis, usually po may antibiotic na binibigay. Depende po kung severe or mild leptospirosis, pwede pong oral na gamot o kaya dinadaan po sa mga ugat, no, or intravenous yung gamot. Usually po yung gamutan mga 7 to 14 days depending again on the severity of the illness. At kuminsan naman pag very mild yung leptospirosis, pwede naman pong pauwiin ka agad or sa bahay na po magpagaling.